Halos kalahating bilyong pisong halaga ng cocaine ang nasabat sa dagat na sakop ng Siargao at Dinagat Islands sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ayon sa mga pulis, nasa 40 kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng 200 milyong piso ang nakuha mula sa isang sakong natagpuan ng mga residente sa talampasigan ng Siargao Island na sakop ng San Isidro, Surigao del Norte. Kahapon, 37 bloke naman ng cocaine ang natagpuan ang palutang-lutang sa may dalampasigan sa Dinagat Island. Mahigit 200 milyong piso ang halaga ng kontrabando. Ayon sa PNP Caraga, kung pagsasama-samahin, aabot sa halos kalahating bilyong piso ang halaga ng cocaine na natagpuan doon. Tingin ng mga pulis, posibleng napadpad lang sa lugar o sadyang ibinagsak ang droga roon dahil maraming turista ang dumarayo sa Siargao. Sabi naman ni PDEAL Director General Aaron Aquino, dalawang anggulo ang kanilang tinitignan. Una, posibleng ibinagsak ang cocaine malapit sa mga nabanggit na lugar para i-repack bago muling ilabas ng bansa papuntang Hong Kong, China at iba pa. Ikalawa, posibleng panlito lang ito ng sindikato para mabuwas ang atensyon ng gobyerno sa iisang lugar saka sila magpupuslit ng mas malaking kargamento sa ibang lugar. Kaugnay po ng balitang yan, makapiling natin live sa paumagitan ng telepono ang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, si DG Aaron Aquino. DG, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon sa iyo, Enid. DG, malinaw na po ba sa Philippine Drug Enforcement Agency kung saan po patungo at bakit sa inyong palagay napadpad itong mga illegal na droga sa bahaging yan ng Siargao Islands? Well, may hanggang ngayon medyo tinitignan pa natin hanggang ngayon kung paano patuloy ang nagkakaroon ng lumulutang na cocaine sa ating makaragatan. No? For 2018 alone, meron tayong 7 na nagkaroon ng discovery ng floating cocaine sa iba-ibang panig ng ating bansa. At for 2019, 4 na ang na-discover naman nating lugar kung saan nakakita rin ng mga floating cocaine. Nakikipag-coordinate tayo ngayon sa mga bansa, lalo na sa USDA, para malaman. Nagpadala na kami ng mga sample or representative sample sa USA for analysis and comparison on drug samples, no? So tinitingnan natin, may isang dumating sa amin ngayon na sulat galing USDA at nakalagay nga dito na ang processing solvent na ginamit dito sa isang discovery ng cocaine ay ethyl acetate at methyl ethyl ketone. Lumalabas ito na traditionally Colombian methodology ito at ang ibig sabihin nun, ang possible source country ay galing sa Colombia. So ngayon, nagpapadala pa rin tayo, Emil, ng mga ibang representative samples. Kukuhanan natin itong galing sa Siargao at galing sa Dinagat Islands para mapadala ito uli sa US para malaman natin ang source country, ang possible links to other seizures at saka yung production method niya. DG, ayon dito sa report, dalawa yung posibleng tinitingnan ninyong angulo. Una, ibinagsak ang cocaine ng sadya malapit sa nabanggit na lugar para po i-repack. Ikalawa, para maging diversionary tactic. Ano po ang medyo naninimbang sa mga oras na ito ayon sa inyong inisyal na pagsisiyasat? Wala pang, Emil, naninimbang doon sa dalawa. No? Initial kasi nating assessment dyan is yun talagang ang Pilipinas ay ginagamit na transshipment point na talagang because of our unguarded coastlines, tapos napakalawak nito, ay talagang nagkakandak sila ng shipside smuggling dyan sa high seas. And eventually, kukunin uli ng maliliit na vessels. Pag nailabas na sa dagat yan, ay dadalhin sa mga warehouses para magkaroon ng repacking. At pag na-repack ito, ilalabas uli papuntang iba-ibang bansa katulad ng China, Hong Kong, Taiwan at iba pang areas dyan, no? So ginagamit ang Pilipinas as a transshipment point. Yung isang angulo naman yung parang nangyari yan sa magnetic lifters dito sa Bureau of Customs kung kumbaga na
napahuli mo yung maliit pero nailusot mo yung mas malaki. So maliit lang para sa kanila ang cocaine, na ilan lang million yan, pero yung decoy na yan, ito mas malaki na ipapasok siguro nila, baka dalawa o tatlong tinolada na bilyong piso ang kahalaga. Kasi lahat kasi ng mga security forces na napofocus doon sa search and retrieval ng itong mga drugs ng cocaine, so, lalong nagiging open ngayon yung ating mga ibang coastline kung saan doon sila papasok at doon nila gagawin maipasok yung mas malaking halaga ng droga. Director General, may market po ba ang cocaine dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, nasa 2% lang ang market ng cocaine. Walang masyadong gumagamit dito. Kaya nga kung titignan mo, mas mahal pa ang shabu rito, nasa 6,800 per gram kumpara sa cocaine na nasa 5,400 per gram lang. Pero sa ibang bansa, mas mahal ang cocaine kaysa sa shabu. Dito lang sa atin ang mas mahal ang shabu kasi mas malaki ang market ng shabu rito kaysa cocaine. DJ, ano ba ang kaibahan ng cocaine sa iba pang pinagbabawal na droga, particular po ang shabu? Well, pare-pareho lang naman na may hallucinogenic effect yan. At kaya lang naging medyo mas sikat ang shabu sa atin kasi yan ang unang pumasok na illegal na droga. Yan ang drug of choice natin. In fact, ang cocaine wala sa drug of choice ng Pilipinas. Ang number one dyan is shabu, followed by marijuana. And then yung MDMA or yung ecstasy. Tinitignan din natin, Emil, na may posible rin na ang nagpapadala rito sa atin yung Golden Triangle. Kasi yung Golden Triangle Drug Syndicate ay hindi lang naman na nai-involve sa production ng shabu. Nai-involve din siya sa production ng kush, ng marijuana, ng MDMA, ng opium, ng lalo yung cocaine. So baka nakikipagkompetensya na rin sila sa mga iba pang bansa na nagpapadala rito. Kung nagiging parang uso, DJ, sabihin na natin na sa talampasigan na iniiwan yung mga basura, yung pong ika nga yung mga cocaine na yan, ano ang mukahin niyo sa Philippine National Police at sa iba pang government agencies? Emil, hindi ko na nakuha yung tanong mo. Ano uli niyo? May mukahi po kayo, Director General, sa ibang government agencies para matuldukan ito pong estilo nila na iniiwan sa dalampasigan yung mga illegal na droga? Well, dapat makipag-cooperate din, makipag-collaborate yung ibang ahensya ng ating bansa. Pag-aaralan namin ito, Emil, uupuan namin ito kasama ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines. Kailangan talagang medyo gagwagyahan yung ating coastline ng Coast Guard at saka Philippine Navy at saka Air Force. Dapat din na makausap din natin at yung ating mga leaders natin, lalong-lalo na sa mga local government, na kausapin din nila yung mga ating mga fishermen, kasi importante rin na doon tayo makakakuha sa atin ng intelligence at saka information kung saan nila exactly nakuha, anong itsura ng pagkakakuha nila doon. Kasi usually ang mga fishermen ang unang nakakadiscovery nito sa karagatan at sila na rin ang magbibigay ng eksaktong lugar para ma-pinpoint talaga natin kung saan talaga dumadaan ang itong mga illegalista na ito. Magtatatlong taon po, Director General, makaraang ilunsad ng administrasyong ito ang drug war. Kamusta po ang monitoring ninyo sa illegal drug trade sa Pilipinas sa kasalukuyan? Well, actually, Emil, we are winning the war on drugs. Marami na tayo based on our seizures and our arrest. Marami na rin tayong na-clear ng mga barangay. Over 11,000 na ang na-clear nating mga barangays. Kukunti na lang yun. Siguro mga 24,000 na lang. Pero medyo mga notorious na lang na barangay na iiwan. So hopefully, in 3.5 years, bago matapos ang ating term ng ating presidente, maklear natin ang mga barangay lahat. Yung po pagpasok ng illegal na droga sa ating bansa, particular, Director General,
Ano po, ito po yung nananatili problema. Ano ho ang balak? Ano ang gagawin ng PIDEA dito? Well, naninitigil talagang problema yan. Lahat ng mga sources ng pagpasok ng illegal drugs dito sa seaport, airport, sa shipside smuggling, yung to the back door na tinatawag na ini-smuggle nila sa ibang bansa, papasok sa atin dito. Yung pagpasok ng mga illegal na droga using parcels at saka mga packages. Lahat naman ng ito, Emil, ina-address namin at tama si Senador Lacson na dapat mag-focus ang PIDEA. Well, ganun na rin naman ang ginagawa namin na nakafocus kami more dun sa mga big fishes, sa mga high value targets at saka sa high impact operations. We are leaving the PNP on the operations dito sa street pushers at saka street users. So dito kami magpo-focus ngayon sa malalaking transaction ng mga drug syndicates at saka international at saka local drug syndicates. And hopefully sana maitaas uli ang budget ng PIDEA, kasi for 2019 na islas ang budget ng PIDEA for about 40%. Hindi ko alam kung bakit ganun na nangyari, na in spite of our good achievements na islas ng 40% ng budget ng PIDEA for 2019. Baka puso ang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, si DG Aaron Aquino. DG, maraming salamat. Maganda ka po. Mabuhay ka, Emil. Maraming salamat po sa inyo. Marijuana naman ang itinutulak umano ng isang lalaking arestado sa Mandaluyong City. Gumagamit pa ng droga ang suspect sa harapan ng kamera mismo. Narito ang report ni JP Soriano. Itinapat pa ang kamera ng 20 anyos na suspect na si Joseph Lim habang gumagamit ng umano'y marijuana. Hindi na namin ipapakita ang mismong paghit-hit, pero inuubo-ubo pa si Lim. Ayon sa pulisya, ginagamit din ang video para ipakita sa mga inaalok niya ng marijuana. Inoperate ng mga pulis si Lim matapos ituro na supplier daw ng marijuana ng mga high school student. Natsyempohan ng mga pulis si Lim at limang iba pa niyang mga kasama sa Barangay Barangka Drive sa Mandaluyong. Amoy marijuana pa raw ang mga suspect. Arrogant. And the same time, ito yung pinapakita sa mga friend niya para malaman ng friend niya kung paano gamitin. Encourage niya yung mga friend niya to use this kind of prohibited drugs. So, bakit may video ka na ginagamit yung weed? May weed po ako. Pero hindi mo pinanggap. Hindi po. Matagal ka na ba nag-weed? Matagal na rin po. Na-recover mula sa grupo ang 15 malalaking sachet ng pinaghihinalaang marijuana at isang tutor. Nagbabala ang pulisya sa masamang epekto ng marijuana. Dangerous talaga to. Una, apektado dito emotion and brain ng bata, lalo pag bata, pag teenager na. Mga parents, sana po be vigilant and give guidance sa mga bata dahil talagang delikado ito. Inaalam pa kung galing Northern Luzon ang marijuana. Naharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. JP Soriano, GMA News. Posibleng miyembro ng Golden Triangle Syndicate ang grupong nahulingan umano ng mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu nitong Miyerkules sa Cavite. Ayon pa sa PIDEA, maaaring nagagamit sa eleksyon ang drug money. Narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Pwersahan nang pinasok ng PIDEA ang bahay sa loob ng isang subdivision sa Las Marinas, Cavite. Sa iba't ibang parte ng bahay, nakita ang mga nakasupot na shabu na ayon sa PIDEA ay nasa 36 na kilo at nagkakahalaga ng halos 245 milyon pesos. Natunto ng warehouse, safe house at bahay ng grupo matapos maaresto sa Quezon City ang nangungupahan na si Alexandra Wating Lee, isang Chinese, at Patrick Gang Ki na isa umanong Filipino-Chinese. 3 taon daw na pinaghahanap ang grupo ni Wating Lee na isa raw big-time drug dealer. Siya raw ang nagsusupply sa mga Chinese na napatay naman sa isang operasyon sa Tanza. Hindi raw basta-basta ang grupo na kabilang umano sa Golden Triangle Drug Syndicate na isa sa mga malaking supply ng droga, hindi lamang dito sa Asia, kundi maging sa Europa at Amerika. Nakikipag-compete sila sa mga Mexican drug lords doon. Ayon sa PIDEA, hindi malayong source ng pondo ngayong eleksyon ang mga droga na kanilang ibinebenta. Ang drug money is being circulated
Every time there will be some campaign and elections, politicians will start using drug money to buy votes. Eksklusibong nakausap ng GMA News ang mga sinasabing drug lord na nagpositibo sa shabu. Hindi raw sila mga supplier ng droga, pero umaming gumagamit sila. Is it true that you are affiliated in a big drug syndicate that operates in the country? No. I deny it. No, hindi naman totoo yun. Hindi totoo yun. So ano lang po kayo sa... Bali, ako naman sa kanila. Bali, ano eh, nag-translate lang ako sa kanila before talaga. Translator lang talaga. Yun lang naman talaga. Chinese na involved sa drugs? Hindi ko alam na involved naman sila sa drugs eh. Pero nagpa-translate lang sila sa akin. Nung nalaman mo na drugs pala ang kanilang dealings? So happy na nandun eh. Wala lang magagawa. Patuloy daw na binabantayan ng PDEA ang ilang pulis, sundalo at maging taga-PDEA na sangkot umano sa operasyon ng grupo. Hindi na muna sila pinangalanan ng PDEA, pero ilan daw sa mga ito, mga senior officer. Marisol Abdurrahman, GMA News.